Handa naman daw sumagot ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga akusasyon kung sa bansa siya lilitisin. Ayon sa dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque, walang pakialam ang dating leader sa hakbang ng International Court. Tanging ang hukuman lamang daw sa bansa ang may karapatang imbestigahan siya. Si Senator Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief sa kasagsagan ng war on drugs, ipinagkibit-balikat lang din ang desisyon. Pero hindi raw muna siya pupunta sa mga bansang kaibigan ng ICC. Ang kanyang hamon sa mga tao na sa tingin nila sila ay naging biktima ng karasan sa termino niya, magsampa kayo ng kaso at haharapin niya lahat ng kaso niyan. Pero dapat po sa Pilipinas, dahil ang Pilipinas po ay isang soberenya at isang malayang bansa. At lahat po ng krimen na nangyayari sa teritoryo natin, tanging sa Pilipinas lang po dapat titisin yan. Malaking si sila pumasok dito at umaayaw yung ating gobyerno. Sobrang panghimasok na yan at na tayo ng mga tao na yan pag mag-insist sila pumasok dito. So, naghahanap sila ng gulo kapag ganun ang gagawin nila. Yan po ang sunurang tinig ni Attorney Harry Roque at Senator Bato de la Rosa. Sa panayam naman sa programang ito, iginiit ni National Union of People's Lawyers NCR Secretary General Cristina Conti na hindi may tatangging naging bahagi ng ICC ang Pilipinas. Hindi rin daw pwedeng mag-move on na lamang ang mga naging biktima ng karahasan sa ilalim ng war on drugs at ng Davao Death Squad. Baka po yung iba, hindi kayo target ngayon, oo, pero baka sa susunod, sa iba namang OPLAN, sa iba namang operation, baka kayo naman ang madamay. Sa international arena, kakaiba po ito na papaano nga po ba mapapanagot yung mga nasa taas. Ito pong ICC case, ang isang pagkakataon na maipakita na yung nasa poder, yung mga nasa pinakatuktok, kaya pa rin palang panagutin. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.